What's up sa lahat ng mga travelers ng Chimeraland? Lalo-lalo na sa mga yung bago pa lang sa game. Ito, tips at guide na rin para sa mga bago dyan. Kahit pa paano, makakasabay sa XP. Tsaka ano, yung battle power. Tamang battle power lang, tapos chill lang din. Ito mga ginagawa ko, parang daily routine na din. Pagka-login, mga ginagawa ko lang. Tapos meron na siyang activity points, mga ganun, XP. Dito ituturo ko yung sa event. Ito, pag pinuksan nyo yung event, makikita nyo dyan yung mga kung anong ginagawa. Andyan din ito, yung mga rewards. Pag napalevel up nyo yun, ma-unlock nyo. Sobrang dami nyo activities. Makukuha nyo yan lahat. Daily activities yan. Yan yung mga daily rewards. Yan, maganda makukuha dyan. Kahit na bago ka pa lang sa game, pag sinuwerte ka dyan, makukuha ka ng magagandang items. Malaking tulong to. Lalo na sa mga free to play lang. Tapos eto naman yung parang weekly reward na di naman kailangang tapusin ng sa buong isang linggo. Kahit 3 days lang matatapos na to, makukuha nyo na to. Importante yung makukuha dyan, yung sage currency, merong sigils, tsaka cowries. Meron ding noble plan dyan. Sa mga bago sa game, eto hindi pa alam yung gagawin kung anong ginagawa sa mga activity na to. Ituturo ko lang to pa isa-isa. Kahit pa paano, sana maintindihan. Tsaka makatulong na rin sa mga new players natin. Simulan na natin. Ito pagka-login ko, ginagawa ko. Nag-open ako ng faction chat. Chat lang. Kahit smileys nga lang eh. Basta nakapag-chat ka lang sa faction chat, magkakaroon ka ng activity points dyan. Tapos, sunod, open nyo yung auction. Ayan, pag-open nyo ng auction, merong activity points ulit. Kung isi-check nyo sa event, punta kayo ng leisure. Tapos sa baba, yan, makikita nyo, okay na, nagawa nyo na auction tsaka faction chat. Dito naman sa beast feeding. Ano ba tong beast feeding na to? Pakainin nyo lang yung mga pet nyo. Yung attendant, tsaka yung mount nyo, pakainin nyo. Yan, may indication na ng fullness. Kailangan puno yan. O kahit di naman busog, basta hindi rin gutom. Para pagka nakipaglaban, nakipagbanatan ka, lalo sa mga totems, nakakakuha sila ng XP. Pagka gutom kasi, yun yung sayang. Sayang yung combats nyo. Walang makukuha ng XP yung mga pets nyo. Tapos yun, okay na yun. Magkakaroon kayo ng activity points. Okay na yung beast feeding. Dito naman sa iba, itong gifts, mamaya tuturo ko din. Treasure hunt, beast devouring, power surf. Dito tayo sa power surf. Hindi nagagawa ito madalas eh. Pero napakadali ng gawin ito. Tuturo ko kung saan to. Open nyo lang yung minimap nyo. Nasa East Mountain ako eh. Ayan yung location ng power surf. Pwede kayo mag-teleport dyan kahit di nyo pa na-unlock yung map. Libre lang, walang bayad. Para sa mga taga South Mount, yung location ng power surf nyo andito, malapit sa may tribe. Ayan. Mga taga South Mountain. Mag-surfing kayo dyan. Sa West Mountain naman, yung location ng power surf nila, so may malapit sa desert to eh. So may bandang gitna. Ayan. Ito yung location nyo sa taga Berry Faction. Teleport kayo dyan. Libre naman. Tapos pag wala kayong surfing board, bili kayo tag 1k cow rice lang. Bili kayo dyan sa tindahan. Tapos yun, kausapin nyo yung Shark Boy. Yan, magsusurfing na kayo. Matapos man o hindi, kukuha nyo pa rin yung activity points dyan. Kaya okay lang kahit mag-crash. Next naman yung fishing. Aralin nyo to, maganda din mag-fishing. Maraming na-unlock. Madali lang to, mag-fishing lang kayo. 5 times successful attempt.
okay niya, magkakaroon kayo ng activity points dyan. Next naman, yung ano, home interaction. Ano ba to? Dali lang din, punta lang kayo sa ibang bahay, kapit bahay nyo, bahay ng kaibigan nyo, view nyo lang yung mailbox nila, tapos magbigay kayo ng like. Ganun lang, like-like lang, tapos may activity points din. Happy neighborhood. Tapos sunod, ito yung gifts. Paano ba itong gifts? Madali lang din to. Kung may nakukuha kayong flowers, check nyo sa inventory nyo. Yan, hotkeys. Lagay nyo sa equips nyo yung mga bulaklak. Kung gusto nyo bumigay ng marami, lagay nyo. Tapos, use nyo lang. Para sa mga travelers yan, sa mga kaibigan ninyo, pag tinanggap nila yan, magkakaroon ulit kayo ng activity points. May charm na sila, magkaka-activity points ka pa. Yun lang, madali lang. Next, yung beast devouring. Yun, engage lang yung pet nyo sa pagdi-devour. Daily activities din yan. Madali na naman yun. Paglabanin nyo lang yung pet nyo sa mga temporary. Yan, okay na yan. Successful o hindi, may activity points yan. Next, yung treasure hunt. Ito yung mga chest na nakakalat sa wilds. Yung bronze, silver, yung gold ng mga chest. Yun nga lang, sa silver tsaka gold, kailangan yun ng silver tsaka gold na mga keys din para ma-open. Sunod, yung beast capture. Ganun lang, beast capture. Huhuli lang kayo ng mga beast. May activity points din yan. Pag mahilig kayo mag-capture, yan, madali nyo yung makuha. Next, yung world view. Ano ba to? Ang gagawin nyo dito, pupunta kayo sa tribes. Any tribes, kahit saang tribes. Hanapin nyo lang yung NPC na si Ranger. Babae yung NPC si Ranger. Ayan. Kunin nyo yung quest niya. Yung mga quest niya, madali lang din. Magbibigay siya ng items, tapos magse-selfie kayo doon. Pag nag-selfie kayo sa mga items na hinahanap niya, ayan. Kailangan pagka-selfie, nakikita yung pangalan ng mga bagay-bagay na pagse-selfiehan nyo para makomplete nyo yung quest. Sa chain quest niya, kada complete, may reward yan. Tapos, pang-third na quest, yun yung bigay is treasure charm. Pag natapos, yun, activity points ulit. Sunod, yung bird's eye view. Ano itong bird's eye view? Ito yung mga scenic spot kung tawagin. Mga magagandang lugar. Tourist spot. Dito sa ano, sa field, ito yung landmark niya. Yung parang hugis cone na nakabaliktad na bato. Sisilipin nyo lang yan. Tapos, tips para sa mga new players, no? Ito, pwede kayo sumilip dito ng mga 20 na ganito. Kada silip nyo, pag first time nyo sumilip sa ganyan, ang bigay niyan is Sage tsaka tag 1k XP. Malaking bagay yun lalo na sa mga new players. Pag na-unlock nyo na yung map, open nyo yung minimap nyo, makikita nyo yung mga icon niyan, puntahan nyo lang, silipin nyo. Para habang gumagala ka, nagkaka-XP ka, may currency ka pa na nakukuha. Gusto natin yan. Okay, sunod yung hunting trial. Ito, pwede nyong solohin. Pwede kayo gumawa ng party, solo kayo sa party, o kaya magtawag kayo ng friends, kill nyo yan. Maganda yung reward dyan. Ayan yung ano, pambili ng sigil sa shop. Cowries, sage, tapos merong ano, gift pack. Importante ito, pampadagdag lakas, lalo na sa mga free to play lang. Tapos sunod, etong Secret Realm. Ito yung XP dungeon. Pwede kayong mag-grind dyan kasama yung attendant nyo 3 times a day. Yan. Yung mga portal na yan, mahanap nyo yung nakakalat sa mapa. Kung paano nyo mahanap, minimap is the key. Yan, makikita nyo yun sa map nyo. Yung hugis, sing-sing ng ano. Yun,
parang sing-sing. Puntahan nyo lang, tapos touch nyo lang. Pwede na kayong pumasok dyan. So, umunin nyo yung attendant nyo sa loob. Minsan, may bigay din to sa mga rewards. Para kayong magiging monarch na pwede mag-summon ng portal kahit saan dyan. SL reference. Sunod, XP convergence. Madali lang to. Nasa bahay lang to. Yung ano, yung lamesa na mayroong upuan. Yan. Click nyo lang. Tapos claim nyo yung mga XP dyan na naipon. Easy activity points ulit. Tapos, sunod naman itong team quest. Paano ba itong team quest? Madali lang yan. Tapos, meron tayong tips para dyan. Dito sa no, gamepad. Makikita nyo, may claim nyo. May mga may bibigay sa inyo yan na scroll. Yan yung scroll ng team mining charm. O kaya, pwede kayo bigyan ng team hunting charm. Valid na yan, use sa team hunting na activity. Pero may tips tayo para dyan, para ma-maximize nyo yung reward. Ang gawin nyo, punta kayo sa fuse. Tapos, sa miscellaneous, yan, itong team treasure charm. Combine nyo yung dalawa na yan, magkakaroon ka ng team treasure charm. Yun yung gagamitin nyo na pang-clear ng team quest na yan. Paano ba gamitin to? Ganito lang. Gawa kayo ng team. Yung 4-man team. Tapos, kung sino yung party leader, siya yung gagamit o mag-use ng team charm. Yung treasure charm na yan. Bali, 2 times a day pwede. Bakit nga ba 4 yung kailangan ng member? Pwede pa gumamit yan solo o kaya? Pwede naman, pero pag 4 kasi, ma-maximize yung reward ng team treasure charm na yan. Kaya mas okay yun. Mas makakarami. Goods. Tapos sunod yung home protection. Madali lang din to siya. Kailangan mo lang ng mga kasama dito para pagka ginawa nyo to, konti lang yung maintenance na gagawin nyo sa bahay nyo. Kasi ano to eh, parang magsusummon ka ng totem sa bahay nyo. Kaya di may iwasan, madadamage yung mga structure ng bahay nyo. Kung malaki yung damage, malaki yung magiging repair. Tapos sunod, clan quest. Ito clan quest, automatic naman to, daily. Meron na agad to sa ano, sa quest list nyo. Lalabas na to sa totem, grand distant, yan, sa clan event. Pero may tips ako dito. Guys, kung may clan kayo, mas maganda pag active kayo. Sali kayo sa mga clan activities. Sa home protection, yung mga ganun. Kasi di nyo alam, meron tong ranking. Depende sa rank nyo, yung makukuha nyo na reward. By the end of the week, yan. Yan yung makukuha nyo, yan. Yung mga pack na yan. Maganda yung laman yan. Tsaka may mga in-game currency na exclusive lang nakukuha dito sa mga activities na to. Dito nakukuha sa top up, dito lang talaga. Yung mga activities. Kaya magbe-benefit talaga pag active ka sa mga ganitong activities. Lalo na sa clan. Tapos sunod, itong clan quest. Para sa may mga clan to. Pag may clan kayo, mas okay mag-donate kayo guys kahit mga materials lang, ganun. Yung donations nyo o kaya yung contribution nyo, magko-convert yan bilang ano, clan currency. May mga bagay-bagay dun sa clan shop nyo na yan yung ginagamit pambili. Maganda yan, yan. May mga exclusive items dun. Okay, sunod itong beast hunt tsaka totem challenge. Mag-hunt na lang kayo kasama ng mga kaibigan nyo. Pag wala kayong friends, sali kayo random squad, random party doon sa faction chat. Marami yan, di yan nawawalan. Sali-sali na lang kayo, mabilis na maklear yan. Eto namang bounty quest. Eto guys, ibubukod ko to na video kasi may mga tips din ako na i-share dito. Kasama nitong sa production. Yan, marami-rami din yan. Pero madali lang mga gawain na yan eh. Isama ko na lang sa isang video ulit, iba kasi medyo mahaba na to eh. Tsaka ano, pasensya na rin pala sa background, medyo maingay kasi walang tahimik dito na lugar. Maingay yung kapaligiran ko. Kaya yun,
Sana may natutunan kayo sa video. Happy grinding, toy-toy lang. Enjoy gaming. Peace out.